Bakit kumakapit ka pa rin sa kanya kahit ayaw na niya? Yan ang iyong partner, mapababae man or lalaki ka man dyan. Yan. So ito, tutulungan ko kayo at saka bibigyan ko kayo ng konting mga payo or tips na very important. Shout out. Yan, kamusta mga utol? Welcome sa video na ito. Yan, dito na naman tayo sa usapang pag-ibig. Yan, sa mga nag-iibigan dyan at saka sa nagmamahalan. Yan, kamusta ang ating mga minamahal dyan? And then sa yung sa mga bigo na rin at saka sa mga sawing puso. Yan, sa mga nagsasawi ang puso dyan, nagdudurugo ang puso. Yan, kamusta? Yan, huwag kayong mag-alala sa mga nag-iibigan dyan. Yan, dito tayo, ang inyong tagapaglingkod. Yan. Ayong kaibigan ni Kiko, sa hindi pa nakapag-subscribe diyan. Ayun, click niyo na yung pulang button diyan and diyan just click the notification bell para ma-notify kayo every na may ma-post tayo. Ayun. Yung pag-upload ko ng aking mga videos is every day at saka night time 'yan ha, mga utol, mga 9 PM onwards. So 'yun. Umpisa na natin. Ang magiging topic natin sa ngayon is ito medyo okay to kasi maraming nagtatanong at saka maraming naguguluhan kung anong dapat nilang gawin. Ayan. So, ito, magiging topic natin sa ngayon is bakit kumakapit ka pa rin sa kanya kahit ayaw na niya? Yan ang iyong partner, mapababae man or lalaki ka man dyan. Ayan. So, ito, tutulungan ko kayo at saka bibigyan ko kayo ng konting mga payo or tips na very important. So, ito, bigyan ko muna kayo ng dahilan na kung bakit pa kayo kumakapit. Para malinaw din sa inyo para hindi kayo naguguluhan. Yan. Kasi alam ko, ang umiiral ngayon is yung damdamin mo, hindi yung isipan. So medyo magulo talaga yan, kaya hindi ka makapag-isip maigi kung anong dapat mong gawin. So nandito tayo, ang inyong tagapaglingkod. Ayan, tutulungan ko kayo at saka tuturuan ko. Tuturuan ko pa kayo. Ayan, huwag kayong mag-alala. So ito ngayon, ayan, bakit kumakapit ka pa rin sa kanya? Ayan, saka kung anong dapat natin gawin. So ito, unang-una, ayan, dahil sa mga binibitawan niyang salita or pangako sa iyo. Yun. Kagaya na, halimbawa, lalaki. Tapos ikaw, babae ka. Ayan. Minsan, ito yung rason kung bakit ayaw mo siyang pakawalan. Halimbawa, nasasaktan ka na ng todo-todo. Ito kasi, maayos at maayos naman ang isang relasyon o isang pag-aaway sa isang relasyon. Kung walang related sa third party. Nasisira lang naman ang relasyon talaga minsan kapag dahil sa third party na yan eh. Yan ang walang kasolusyon. Yan, medyo mahirap yan ibalik kapag third party ang dahilan. So ganito, kapag third party ang dahilan, ayan, tapos kumakapit ka pa rin sa kanya, ayan, dahil nga, halimbawa, ito binitawan ka, o nagbitawan sa iyo ng salita na may mga pangako siyang binitawan, kagaya niyan, halimbawa magkalayo man kayo. Ayan. Ito mga nagbitawan siya ng halimbawa ganun, mga papakasal lang kita, huwag kang mag-alala, ikaw ang papakasal lang ko. Mga ganun. Kaya 'yan ang sumasagabal sa isipan mo. 'Yan talaga ang nagdudulot ng pagkapit mo. Kung bakit mo kinakapitan ng isang lalaki na 'yan? O yung partner mo na 'yan. Na kahit may third party pang nauugnay. Kaya hindi mo siya na, hindi mo madali-daling bitawan dahil nga sa pangako niya. Nakuutol. Mahirap yan. Ayan, kasi alam mo, magagaling din kasi yung mga lalaki. Ang tawag yan is manipulation or minamanipula kanya. Ayan, lalo na, halimbawa ganito ha, pag long distance, bago siya aalis, minsan mag-iiwan niya ng pangako. Lalo na ayaw kanyang mawala. Ayaw kanyang mawala pero di natin alam kung totoong mahal ka niya. O baka ayaw ka lang niya mawala para may pang rebound siya in sakaling madisgrasya sa doon sa isa. Ayan. Para may balikan siya, baka 2 timer ang gusto niya. Ayan, bilang isang 2 timer. So mag-ingat ka sa mga ganyan. Ganito nangyayari to, bago siya aalis. Ayan, diba, mga ibang bansa siya magtatrabaho. Yun, bibitawanan kanya ng salita na ganito, huwag ka mag-ala, pagbalik ko, pag uwi ko, pag nakaipon ako, papakasal lang kita. Ayan. Ngayon, nakaalis na siya, no? Dumating ang panahon na may third party. Yun. Tapos, or di kaya, halimbawa, nakipagpintuan siya sa ex niya, or parang may konting nakikita kang may problema na
mukhang nag-uusap sila at saka parang magkakabalikan. So ngayon ang problema ka. Yan. Pero di mo siya bitaw-bitawan dahil doon sa sinabi niya, napapakasalan kanya. Naku utol ha, wag mo. Yan ang mahirap. Huwag kang kumapit sa mga ganun. Hanggang salita, kapag salita lang, huwag kang kumapit kasi ang totoong lalaki na gusto kanyang pakasalan. Isa hindi yan magsasabi sa'yo na papakasalan kanya, pero aalis muna siya. Kaya nakuha niyo ba yung punto ko? Na hindi niya, kasi yung totoong lalaki, kahit aalis yan, tapos kapag dating niya sa ibang mansa, wala siyang bibitawang salita muna sa'yo. Kasi yung totoong pagmamahal, kung gusto kanyang pakasalan, minsan sinusurpresa yan. I will marry you. Pero, bakit ka aalis? Parang ganun, di ba? Sinabihan kanya na, I will marry you pag uwi ko. Ayan. Pero mahirap yun. Ikaw ang nakulong, parang ikaw ang nalagay sa kakalagay sa gitna. Parang, yun nga, parang iniwang kanya sa ere na palutang lutang doon sa ere na parang kinakapitan, nakahawak ka doon sa sinabi niyang pakasalan kanya. Ayan. Parang naipit ka ngayon. So hindi ka makawala. Ayan. Gusto mo na sana mahukumalas kaso lang kinakapitan mo yung salita niyang yun na papakasalan kanya. So huwag na utol. Hanggat walang pangyayaring kasalan o walang proposal, hindi siya nagbigay ng engagement ring, huwag na huwag ka munang maniwala. Kasi sa isang iglap nga lang, magbabago talaga ang panahon. Magbabago ang sitwasyon. Kaya darating nga araw na luhaan ka na naman kasi yun nga, iniwang ka, pinagpalit ka niya. So huwag. Ganito, once kasi, halimbawa LDR ha, once umalis ang lalaki, naku, siguraduhin nyo, itaga nyo sa bato, once umalis kasi yung lalaki, halimbawa nag-LDR, ang relasyon utol ha, itatak nyo to sa utak nyo. Kapag long distance, ang relasyon nyo, ang isang paan ng relasyon nyo is nasa hukay. Yes, napakahirap ng long distance relationship ha. Ayan, depende kung paano nyo yan dalhin. Kasi bira lang ang nagtatagumpay talaga sa long distance relationship. Kaya lahat, kahit mag-iwan siya ng pangako, huwag na huwag ka munang maniwala. Hintayin mong makarating siya. Ayan, pero hanggat di pa siya nakarating at saka may problemang dumating, nauna pa yung problema, meron siyang third party o meron siyang ibang kinaaaliwan o pinagbibigyan ng oras o pinaglalaanan ng oras, naku, umatras ka na muna. Lalong-lalo na kung yan paulit-ulit ang inyong problema. Dahil sa babae, dahil sa third party na yan. Umatras ka na. Huwag mo nang iyan o yan. Huwag mo nang kapitan yung salita niya na yun na binitawan sa'yo. Manipulation kasing tawag dun. Minamanipula ka niya. Na hindi mo alam. Ang lalaki kasi magaling sa ganyan. Yan. Next time gagawa ko ng topic ng manipulation ha. Yan. Related kasi yan sa mga relasyon din. Ang relasyon kasi minsan isa kagaya ng pambubola. Binubola ka ng lalaki na hindi mo alam. Yes, hindi nyo yan alam. Yan. Yun nga, kagaya ng sinabi ko dati, ang lalaki marunong mapagkunwari para hindi ka lang mawala. Na kahit may iba siyang kinakausap, may iba siyang kinakaluguyo, huwag ka lang mawala. Para anytime na malungkot siya dun sa isa, nandiyan ka, may reserba siya. Yan. Kuha nyo ba? Magaling ang lalaki. Yan. Lalo na kapag mapaglinlang na lalaki o mga salawahan na lalaki. Nako, sanay na sanay yan. So yun. Nakakuha na kayo ng isang sinyalis. Yan. Then yung pangalawa natin. Yan. Bakit kung ano pang pinagkakapitan mo, bakit hindi mo siya mahiwa-hiwalayan, hindi mo siya pwedeng mabitawan, yan, dahil sa masasayang alaala. Purong inyong pinagsasamahan. Yan. So mahirap yan. Ito, isa to sa pinakamahirap talaga. Pero, ito mga utol ha, kung lagi ka lang naman nasasaktan, araw-araw parang hindi ka na gano'ng makakilos. Kasi ha, ito, ang love is happiness talaga. Once ang love ay hindi na kayo happy sa isa't isa, lagi nilang pag-aaway, there's no love anymore. Kumakapit ka baka maayos pa,
Pero kung nakailang taon na yan, ganun at ganun pa rin, walang pagbabago sa inyong pagmamahalan. Ilang beses mo na siyang nahuli, may ibang babae. Kung ikaw man lalaki, ilang beses mo siya na nahuli na may ibang lalaki. Kumakausap sa ibang lalaki. Kung paulit-ulit na lang naman, nako, ibitawan mo na yung alaala na yan. Tuturuan kita kung paano mabitawan ng mas madali yung alaala. Ganito, kailangan mo munang i-accept. I-accept mo yung pangyayari na yon na kailangan mo talagang bitawan. Sabihin natin yung mga alaala na yon isa past na talaga yon. Huwag mo nang balikan. Paano mo madidiretso yung future mo kung doon ka pa lumilingon sa past mo? Tama, di ba? Ayan. Kaya hindi mo nakikita yung future mo kasi doon ka lagi sa past mo, sa mga magagandang alaala nyo. Yun ang kinakapitan mo. Na ngayon sa present, is lagi naman kayo nag-aaway. Hindi maganda ang inyong pagsasamahan. Lagi kanyang pinagpalit, lagi nilang dinagdurugo ang iyong puso. Lagi kanyang nasasaktan. So hindi na healthy ang inyong relasyon kapag ganun. Yan, there's no love kapag walang happiness. Nagmahal ka para maging happy ka. Para maging masaya ang iyong buhay. May katuwang ka, nandiyan siya. Pag nakita mo lang siya, masaya ka na. Ganun ang love. Pero kung lagi kayo nag-aaway, naku, nakalibing na yung isang paa mo sa hukay. Ayan, bunutin mo na. Iwan mo na yung lalaki na yan. Yung babae na yan. Ayan, sino man nanonood na mga utol natin dyan, mapababae o mapalalaki. Ayan, same situation lang yan. So wag mo nang alalahan ang una mong gawin. Para ano? Is forgive. Ayan. Patawarin mo siya. And then, kaya nga, forgive and forget. Kailangan mo talagang kalimutan ng mga alaala nyo. Para wala na gaanong tinik sa puso mo. Na wala ka nang mababalik-balikan pa na alaala o kung ano man dyan. Kailangan mag-move on ka talaga. Para mabitawan mo na siya. Para ikaw din, makapaghanap ka ng sarili mong mga kasarili, ma-explore mo talaga yung sarili mo, sarili mong kagustuhan, ayan. So yun, kailangan mong gawin yun. Huwag mo nang kapitan yung mga ganito, ah. Ayan, yung mga minitawang pangako, mga alaala, yan talaga yung yan ang makakapagpaiyak sa iyo sa darating na panahon pa. Baka magiging kawawa ka lang. Magiging loser ka lang. Tapos yung partner mo andun nakangiti, panalong-panalo. Dahil ikaw kumakapit ka pa rin. Nako, utol, gumising ka. Gising mo, imulat mo yung iyong mata. Kahit hindi mamulat ang iyong puso, imulat mo muna yung iyong isipan. Kaya nandito tayo, ha, yan. Tinutulungan ko kayo para mabigyan din ng konting payo o suggestion. Pero nasa sa inyo yan. Kung tatanggap ninyo o kung susundin nyo o hindi. Pero utol, ikaw at ikaw lang makakatulong sa sarili mo. Ako is tagabigay lang ako ng payo, which is in real life na nangyayari, base din sa real life, na pwedeng gawin na para maging maayos. Napag-aaralan ang pag-ibig. Napag-aaralan talaga. So yun, and then yung pangatlo natin, is takot ka maging single, or takot ka maging mag-isa sa buhay mo. Yan, isang ayaw mong makapaghiwalay sa partner mo kahit nasasaktan ka na. Nakuutol ah. Pagiging single, is napakasaya ang buhay. Yes, walang sumasagabal, walang distorbo. Ganito ah, bigyan kita ng konting istorya ng pagiging single. Kasi ganito, ngayon tanong ko sa'yo, may relasyon ka nga, pero anong nangyari? Ayan, bagsak, diba? Sumemplang. Halos hindi na kayo magkakausap ng maayos o hindi na kayo magkasundo. Ngayon, ang tanong ko, may ipon ka ba? Wala, di ba? Kasi inuna mo yung relasyon. Ayaw mo magka-single ka. Alam mo, sa pagiging single, ha, ang single is napakasarap. Masarap din kasi darating at darating naman yung taong nilalaan na para sa'yo talaga someday. Huwag mong madaliin ang relasyon. Huwag kang matakot na ikay maging single. Kasi diyan mo palalo may explore ang sarili mo. Kung anong gusto mo.
baka diyan ka pa aasenso. Kailangan mo muna maging successful. Kasi kung inuna mong relasyon, tapos, ayan, dumating nga sa ilang taon, halimbawa, umabot kayo ng 10 taon, ngayon, nagkahiwalay, wala rin. Bagsak din. So ano ka ngayon? Wala kang ipon. Balik ka sa umpisa. Diba? Pero kung ang mentality mo or yung mentalidad mo, kahit single ka, hindi ka natatakot, siguro baka ngayon marami ka ng pera, nagawa mo na lahat ng gusto mo. Yes. And then someday, at least kung may darating ng tao na para sa'yo, eh di ready ka na. Kahit mawala siya ulit, at least nakabangon ka na. May sarili ka lang na ipundar. Tama, di ba? So yan, huwag niyong madaliin. Huwag niyong sabihin na kahit single kayo, kawawa kayo. Alam niyo mga utol ha, yung mga single dyan, saludong-saludo ako dyan sa mga single nating mga kapatid dyan. May mga utol natin na single din. Kagaya ko single ha, I admit na single ako. Yan. So, hindi ako natatakot na ako'y naging single or hindi ko pinagsisisihan. Kasi ngayon, I can choose any girls na gusto ko. Yes. Kasi nga, may naipundar na tayo. Inuna ko yung aking mga pansariling pangangailangan. Inuna ko yung magnegosyo ka, kung ano-ano ma dyan na pagkakakitaan mo, kung ano yung mga pangarap mo sa buhay, unahin mo muna. Kasi anytime, kung gusto mo magkaroon ng jowa, at saka kung kailan ka ma-in love, gagawa at gagawa ka rin naman ng paraan. So hindi yan mawawala. Kasi pag mahal mo rin naman yung isang tao, gagawa at gagawa ka rin naman ng paraan, di ba? So ba't ka natatakot? Ngayon, naging single ka, ayan, kailangan mo talaga maging matatag muna. I-explore mo sarili mo, i-upgrade mo muna. I-upgrade mo. Ano ba? Ito, binitawan mo na siya. So, explore mo sarili mo, upgrade mo. Ayan, huwag kang magmukmuk. Kasi kung may partner ka nga naman, tapos pinagbibida-bidahan mo pa dati, o ngayon, naligwak, ano? Ano masasabi mo ngayon? Wala. Wala kang ipon. Wala rin. Bagsak, pati yung mga pinapangarap, wala rin. So huwag yung madaliin ang magkakaroon ng relasyon. Ha? Hindi yan pinaka-importante. Ang pagkain ng pinaka-importante is your love your family. Love God. Embrace yourself. Kasi darating at darating ang tao na para talaga sa'yo. Kaya huwag kang matakot na ikay maging single. Siyempre siguro sa babae, kasi alam ko yung mga babae talaga sa need ng mga security. Need nila ng lalaki ng katuwang talaga. Hindi kayo magiging queen kung walang king. Ayan. So, kailangan nila talaga ng katuwang. Pero ikaw bilang isang babae, alam ko na marunong kang tumayo sa sarili mo. Huwag kang matakot. Ano ngayong tumada kang talaga? Pero kung marunong ka magbukas ng iyong puso ulit, may darating at darating na lalaki talaga para sa'yo. Kaya huwag kang matakot. Huwag kang munang matakot na magiging single ka ngayon. Kaya huwag kang matakot. Bitawan mo yun ang lalaki na yan kung ayaw na yan na sa'yo. Tsaka pinagpalit ka na sa iba o may iba nang naka-link sa kanya. Kapag ganyan, utol, huwag ka nang kumapit. Insigida, pull back ka. Pag may ibang taong nauugnay sa inyong pagmamahalan. So yun, sana yan, nabigyan ko kayo ng tulong at saka sana yung naging matatag ang iyong damdamin. Ayan, tatlo lang naman yun, pero napaka-importante yun. Ayan, yun nga, dahil nga nagbigay siya ng pangako sa iyo, hindi mo basta-basta mapa, kaya hindi mo siya basta-basta mabitawan. Yung pangalawa is, ano ba yun? Dahil sa mga masasaya niyong alaala, ayan, subitahan mo na yun. Hindi mo mahaharap ang iyong future pag nandun ka lagi sa past na katingin. And then, yung pangatlo, yun, ano ba yun? Dahil nga natatakot ka na magiging single ulit.
So yun lang naman, huwag na huwag ka talagang matakot. Kahit ano, kahit hindi pa huli ang lahat, kahit ilang taon ka na ngayon, tumayo ka muna sa sarili mo. Ayan. Baka magiging successful ka pa someday. You're gonna be a star. Kaya huwag kang matakot, ha. Yung mga babae or lalaki, nandyan lang yan sa paligid. Kung gugustuhin mo talaga. Ayan. Kapag may pera ka na, may naipundar ka na, may sarili ka ng bahay. Ayan. Get yourself a partner. Pwede na yan. Para kung sakaling maiiwan ka niya, at least nakatayo ka talaga sa sarili mo na. Walang nawawala sa'yo, walang mawala. May babalikan at saka may uuwian ka. So yun lang naman, maraming salamat. Sana nakatulong yung video na to. Kung hindi pa naklaruhan, ayan. PM nyo na ako sa link dyan sa ilalim sa description box. Ayan, sa may Facebook page natin, Payong Kaibigan ni Kiko. Ayan, pakilike na rin ha, mga utol. Ayan, konting support ha. And then maraming salamat talaga sa inyong pagsusuport ha. Ayan, mag-shoutout tayo. Ayan, ito sa team walang pamagat ha. Pasensya na, kasi medyo minsan hindi ko kayo ma-shoutout. So, ito, babawi ako sa inyo. Ayan, sa mga team walang pamagat dyan. Ayan, Shanice Vlog, shoutout. Ayan, napaka-sexy nating binibine. And then si Kitty Pink din, ayan, ito yung isang ano dito ha, TikToker, napakagaling, ayan, magaling mag-acting, ayan. And then si Miss Dimple Rose, ayan, Miss Puraray, shout out sa'yo, ayan, napaka-cute nating binibini, ayan. Jane Tans, ayan, utol, shout out utol ha. Ayan, Henry Danga, shout out sa'yo, ayan, hubadero ng Pasig, ayan. Si Ana Maldita, ayan, napaka-sexy nating binibini dyan, ayan, isang single na dilag, yun, ayan. Saludo ako sa mga sinubot yan. Jetis Audio Band! Ayan, pare, kamusta? Pero isa itong babae ah. Ayan, kulat din lalab, napaka-cute din ating mga utol dyan. And then, Jill and Keller Vlog, ayan, napaka-cute din. Ayan, Alan Espinosa, utol, shoutout sa'yo, kamusta? Medyo busy ah. And then, Marilu Malaysia Life, shoutout sa'yo, madam. Ayan, magaling rin itong magluto, ayan. Wema Agaraw, madam, ayan. Genka Deska, ayun, nasa Japan to. JJ Tips Vlog, ayan. And then, ito JJ Tips Vlog, ayan, napakaganda. Ayan. JND Benyaflor, ayan, shoutout sa'yo. Ayan. Invoke, ayan, utol, shoutout. Ayan. Sino pa? Marie Chris Bando, ayan, shoutout sa'yo, ma'am. Ayan, sa pagkatuloy yung pagsuporta lagi sa aking mga payo videos. And then, ito, sino pa? Shirley Masangkay, shoutout. And then, One Star Davao, ito, napakagandang binibini din, ayan. One Star Davao, shoutout sa'yo, utol, ayan, kapatid, ayan. Maria Jen Hitalia, shoutout, ayan. Batchang Gonzales, and then, Adrian Sanchez, shoutout sa'yo, utol. And then, Midside, ayan, maraming salamat din sa palaging pagsuporta, ayan. Ayan, Bistak Gamay, ayan, si Bistak Travel, ayan. Kumusta, utol, ayan, ma'am President Pogi natin. Ayan, YPG, ayan, salamat idol, sabi niya, ayun, thank you din sa iyo, maraming salamat din sa pagsuporta. Midlife, madam, ayan, kamusta? Ingat dyan. And then, Just Tapon, ayan, shoutout, ayan, magaling ka talaga magpayo, thank you, Just Tapon, maraming salamat. Then, Mark Mara, ayan, shoutout sa iyo, ayan, sino pa? Lea Corpus, ayan, ang poge talaga ni idol, uy, maraming salamat, ha, ayun, bigyan tayo ng gantimpala. Maraming salamat, ayan. Badiday TV, ayan, saging YouTuber. And then, Jadine's Vlog, ayan, shoutout sa'yo. Ayan, ang galing nyo po magpayo. Thank you, madam. Ayan, sino pa? Maricel Palik, Pakilman. Noon, ako po ay pinapalit na sa iba. Nako. Ayan, makinig ka lang lagi or manood ka sa ating mga payo videos. Ayan, at saka, nandyan lang yung sagot. Ayan, sino pa? Parang wala na yata. Wala na. Ayan, maraming salamat sa inyo, mga utol. Ayan, sana ay nabigyan ko talaga kayo ng konting kasagutan sa inyong katanungan, sa inyong isipan. Ayan, huwag kayong matakot. Nandito ako sa likod nyo. Turing nyo kong kapatid. Ayan, pwede tayo mag-usap dun sa Facebook page ko. Ayan, sa Messenger. Para may release nyo rin ang inyong mga salaubid. Tsaka yun, mapigyan ko kayo ng konting advice. So yun lang, maraming salamat. Ingat kayo lagi. Ayan, God bless and babush! Maghimay, sindi ang magtasipa sa moribid. Maghimay, sindi